Good morning po mga kapatid, it's me once again, Sting Leet. Welcome to my YouTube channel. So, this morning, alas 10:30 na po ng umaga. Katatapos ko lang pong mag-breakfast. Umakyat lang po ako sindali kasi nagbihis po ako ng bestida dahil nag-amoy kusina po ako. Yung alaga ko po kasi medyo sensitive yung ilong. Pag nakakaamoy po ng sibuyas o bawang, medyo nagre-react siya. So, bago po ako papasok sa salon, kung tawagin po nila salon yung tambayan nila, kailangan wala akong amoy. I mean, hindi ako amoy sibuyas o whatever para hindi mag-react yung alaga ko. So, this video po, ipapakita ko sa inyo kung paano ko po piniprepare, inihahanda ang isang linggong gamot ng alaga ko. So, ngayon guys, talaga napakainit dito. Grabe. Ang aircon namin hindi kami tinatalaban. Mainit na ngayon dito sa Jeddah. So, bababa na po tayo. Kinuha ko lang yung mga kailangan ko sa baba para hindi na po akyat taas, akyat taas. Kasi po dito, napakataas ng aking inaakyat. Nasa third floor to kami. Pinaka-rooftop ng bahay ng alaga ko. So yan, bababa na po tayo para ipiprepare ko po yung mga gamot. Papakita ko po sa inyo kung paano po inihahanda. Isang buong linggo po yun na inilalagay ko sa box na maliliit. Yan, pababa na po tayo. Ang init-init talaga, kita nyo kung paano ko pinapawisan. Yan. So sobrang init. Hinihingal na rin ako sa pag-akyat taas. So, yan guys. So, dito tayo mag-filming sa washing room. You have no choice kundi dito na lang po muna. Kasi doon sa kusina, nagmumutong pa yung kusinera. Mag-aamoy kusina ulit tayo. Dito tayo ngayon sa washing room. No choice tayo kundi dito na lang tayo mag-filming. Gusto kong mag-filming sa loob ng kwarto ko, kaya lang baka tumawag yung alaga ko, walang tatawag sa akin sa taas. Kasi yung alaga ko ngayon, sa sobrang katandaan niya na, nakalimutan niya na kung paano gamitin yung intercom. So, ang ginagawa na lang niya, nagsisignal lang siya sa may kusina na, signal lang, pinipindot lang niya. Tapos yun. Hanggang kusina lang ang alam niya ngayon. Sa intercom namin sa kwarto, hindi niya na alam. So guys, ito na ha. Ito yung lalagyan ng gamot ng alaga ko. So as you can see, pang isang linggo na siya. From Monday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, pang isang linggo. So ang nilalagyan ko ng gamot guys, yung sa taas, morning and evening. Yan. Yan ang nilalagyan ko ng gamot. Para pagka, ano kasi pang after breakfast and after dinner. Yan ang gamot niya. Oras ng pag-inom niya ng gamot. Eto na. Dito nakalagay yung mga gamot ng alaga ko sa isang bag na to. Para hindi ako malito. Kasi tayo minsan guys, medyo sa sobrang dami nating iniisip, nagiging makalimutin na rin tayo minsan. Eto na, ipapakita ko sa inyo. Ang iniinom niyang gamot sa umaga, 6 na piraso. 6 na piraso. Ito papakita ko. Ayan. 2, 4, 5. Ang vitamins niya, 1 week ang 1 week ng ano ng 1 week magnesium, umiinom siya ng 1 week straight na 1 week magnesium. After ng 1 week, the next other week, ito naman BioFlex para sa tuhod niya, vitamins sa buto, sa tuhod ito. Nung nakaraang linggo, ito yung nilagay kong vitamins niya. So ngayon, ito naman ang ilalagay ko sa ano, bones, for bones sa tuhod niya. Kaya, mag-start na tayo. Wait lang guys, kukuha ko ng ano, gloves. Kailangan natin mag-gloves. So yan guys, as I said before, 2 klase yung vitamins niya.
isang linggong magnesium, afternoon isang linggong Bioflex. Alternate siya, guys. Isang linggo, isang linggo. Ito, isang piraso nito. Every day ng isang linggo. And then, isang piraso nitong Ebexa for 10 milligram. Isang piraso ng Exelon, 3 milligram. And then, last 6. Itong last 6, guys, half lang siya. Hindi niya kaya ng isang buo kasi para sa ihi ito. Ito kasing last 6, mapuforce kang iihi ng iihi. Kaya niya kasi iniinom to para hindi mamanas yung buong katawan niya dahil hindi na siya nakaka-exercise, lagi siya nakaupo ko mga sa katandaan niya na. So ito, half lang nito. Hindi na rin siya masyadong nakakatayo agad. So hindi niya kaya talagang isang piraso. And then itong Gozar, supposed to be 50 milligram lang siya. Eh walang mabili nga yung 50 milligram. Nagkakaubusan na rin ng gamot dito, guys. Gawa nga ng COVID-19. So yan. Ang nabili ng driver namin, 100 milligram, ang gagawin ko na lang, half siya. Half lang. Pero pagka ganito ang nabili niya, 50 milligram, isang piraso. Ito yata meron pa eh. Meron pang apat na piraso. After ng apat na piraso na to, mag-half na ako ng ito. Zaz. Yan. Ang 1, 2, 3, 4, 5. Kulang pa ng isa na doble ko ito. Wait lang. Hanapin natin yung isa. Kuzas, Lazix. Meron pang isa, guys. Ah, ito. Pantazol. Itong Pantazol, iniinom din ito nung yumao kong alaga eh. Isang piraso din ito. As I, ang alam ko, itong Pantazol para sa sikmura niya. Para sa sikmura. Yan ang pagkakaalam ko, ha. Disclaimer, disclaimer lang, guys. Hindi naman ako, wala akong, hindi ako medicine student. Hindi ako, wala akong natapos about sa medicine. Pero, nakakaintindi naman ako. Nakakabasa ako. Nakakabasa. Yung papel niya sa loob, nababasa ko, naiintindihan ko naman. At saka, nabanggit yata nung amo ko, anak na alaga ko na sa sikmura yata ito. Itong para sa high blood ng alaga ko. Yan. And the rest, hindi ko na alam kung para saan. Hindi na rin ako nagtatanong. Kasi, yun nga, hindi ko naman to dating trabaho. Hindi ko naman to dating trabaho, ngayon lang. So, yung amo ko ang gumagawa nito. Hindi na rin ako naghimasok na magtanong kung para saan itong mga ibang gamot ng alaga ko ngayon. Mag-start na tayo, guys. Ito, bubuksan na natin ito bawat ano, sa taas, bubuksan na natin para hindi tayo, bukas ng bukas, one timer na lang tayong bukas, yan. Buksan na natin. Umpisa natin yung para sa umaga, morning. Yun na nga, anim na piraso. Ilagay natin itong vitamins muna. Buksan mo natin, kasi bago to guys eh, vitamins. Kabibili lang ng amo ko. Anak niya. Yan. Ipisahan natin. So, wait. Kukuha lang ako, guys, ng bubuksan ko. Hindi ko kaya buksan niya. Oh. Kailangan sundutin ng matalim na bagay para mabukas siya. Ayan. Ayan, guys. Bukas na. Sinundot ko ng kutsilyo. So, kukuha tayo ng 1, 2, 3, 4, apito, 7 pieces, 5, 6, bilangin natin. Ilalagay natin isa-isa, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yan. Susunod natin tong Exelon. Parang may bago yata ang Exelon. Wait lang. Ay, may dating Exelon. Tingnan ko. Yeah, may dating Exelon. Pero hindi na yan kasya. Yan. Buksan natin. Yan. So, may tatlo. Kunin natin yung tatlo. Ilagay natin itong luma. Hmm.
Yan. Isunod natin yung ebiksa. I don't know kung ganun nga yung pagkakabigkas nito. Ito guys, half lang pala siya. Half din siya, katulad ng lasix. Kalahati lang. Yan. May, as you can see, meron siyang, ano, sana ba yung camera? Meron siyang hiwa sa gitna. I-press lang natin siyang ganun kung saan na siyang mahihiwa. Ah, hiwa na siya. See? Half. Na-half na siya. Yan, nahulog. Yan. Hiwa. Ito may kalahati na dati. Nung last time na gumawa ako, 3, 4, 5. Kasi may ano na siya, may hiwa na siya sa gitna. Kaya madali na lang siyang hiwain kahit kamay mo na lang. Pero yung iba, merong pill cutter ginagamit ako. So ilan na lang ang kulang? 2 na lang ang kulang. Yan. Okay. Yan. Na. Okay na siya. Sa pantazol naman na tayo. Ito ulit ang pantazol natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kailangan natin magbilang na para tayong grade 1, grade 2. Para hindi tayo malito. Ito, tapos na ito, ibiksa. 1, 2, 3, 3, tatlong klase na siya. So, itong kusas naman na tayo, kusas. Sa kusas, may 4 na piraso pang 50 milligram. And the rest, hahatiin na natin sa kalahati. Gagamit tayo ng pill cutter. May pill cutter dito, guys. Pakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Yan. 4, wala na. We have to throw it. Kasi ako guys, pagka nauubos siya, yung mga karton ng gamot, itinatabi ko para pag nagpapabili ako, alam bilhin ng driver namin kasi hindi, minsan hindi nila alam bigkasin, hindi nila alam sabihin. And then, kunin natin yung pill cutter. Ayan. Ito guys, oh. Ito yung pill cutter niya. Ito yung blade nasa nandito, tapos dito mo ilalagay yung gamot. Pakita ko sa inyo guys kung paano. Wait lang, sana successful kasi sayang, kasi minsan pag hindi tama yung pagkakalagay mo, hindi ayos yung pagkakahati niya. So 4, 5, 6, maglabas na lang tayo ng 2, hatiin natin sa blade. Yan. So yan. See, tanggalin natin guys itong ano, kasi hindi ako makabuelo pagka ano. Malaki kasi sa akin yung gloves. Punasan ko na lang yung kamay ko, at least hindi ko naman siya masyadong inaano. Ganyan siya, oh. Ilalagay mo lang siyang ganyan. Ayan. Nanginginig yung kamay ko. Mahirap ano guys, magputol pagka wala siyang ano sa gitna. Yan. So, as you can see, nandyan na siya. Ibaba nyo lang ganyan. And then, press nyo agad. Ayon. See? Half na siya, guys. Half. O, nahati na siya sa gitna. Ayan. Samba, ayan, o, nahati na siya sa gitna.
So, kunin natin yung kalahate, see? Yung kalahate, ito na. Dito tayo sa panglima, panganim. And then, itong isa. Kailangan kasi, guys, nasa tamang pwesto yung gamot para gitnang-gitna yung kanyang hati. Ayan. Yan na, nasa pwesto na siya, i-press nyo lang ganyan. Ganyan. Ayun. Half na. Para lang tayo naglalaro. Yan. And then, itong kalahati, ibabalik natin sa karton dahil gagamitin pa natin next week. Yung isa, kasi dalawa yung ganito niya, guys. Yung isa, meron pa. Hindi ako pwedeng gumawa agad-agad kung meron pa siya kasi malilito. Dalawa kasi kaming kumukuha. Yung gumagawa ng dinner niya, yung kusinera namin, tsaka ako gumagawa ng breakfast niya. Malilito kami. So, kailangan tapusin ito lahat. Tapusin ito lahat bago maglagay ulit. So, yan. Tapos na, guys, ha. Okay na siya. 5 pieces na. And then, eto. Punta na tayo sa lasix. So, ang lasix yun, magsuot na tayo ng gloves kasi we need it. Yan. Hindi na, pwede na natin kamayin yung lasix, guys, kasi may hati na talaga siya sa gitna. Kahit hindi na tayo gumamit ng peel cutter. Yan. Sana ba ito, bawas na siya. Ito, may kalahati na, oh. Kalahati na. Lagay natin dito. So, maglabas tayo ng dalawa. Yan. As you can see, meron siyang hati sa gitna. Hindi mapok. Hindi ko maiano kasi masyado siyang maliit. Kakapiranggot na tabletas. So, ganyan. Yan, nahati na siya, guys. Dalawa. Yan. Isa, dalawa. So, ilagay natin sa pangalawa at pangatlo. Ito din. Kailangan na paghati nyo, guys, sa linya. Talagang kalahating-kalahati siya. Yan, oh. Apat. Ah, sana ba? Lima. Anim na piraso bilangin natin. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Sarado natin. 2, 4, 6. Sarado na natin. 2, 4, 6. Sarado na natin. 2, 4, 6. Ito. 2, 4, 5. Yan. Kuha pa tayo ng isang piraso. Dalawang piraso. Isang piraso lang pala. Kasi 1:2 siya. Yan. So, yun. Ganun din. Still the same procedure. Yan. Kalahati na siya. So, ilagay natin dito. At ilagay natin dito. So, yan. Go. Tapos na siya. So, ayan. Yung sa taas, yung morning, tapos na. So, dito naman tayo sa baba. Ngayon. Ang sa baba, dalawang piraso lang, guys, ang sa gabi. Itong dalawa. Pakita ko rin sa inyo. Itong Plavix. Isang pirasong Plavix. And then, isang pirasong Zatral. Zatral XL. Isang piraso. 10 milligram and 75 milligram. Tigi isang piraso siya. Yan. Abuksan muna natin. Yan. Then ito, isang piraso rin. Yan ang style niya. Oh. Yung isa bilog. Bilog lang siya.
Nadoble ko tong isa. Wait lang. Yan. Yan. Go. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Yan guys. Okay na. Complete na siya. So, ilalagay ko na lang doon sa pwesto niya. Sa may pinto nung salon. Tambayan nila. Yan. So, ready na for next week. And then, bukas, meron pang isang box na iinumin yung alaga ko. After bukas, gagawa na ulit ako. Isang ganito ulit. So, ang gagamitin ko naman vitamins yung magnesium na. So, yan. Tapos na siya. Tapos na. Ibabalik na natin siya sa bag niya at ilalagay na natin doon sa kwarto ng alaga ko. Kasi itong gamot na doon sa may loob ng kwarto ng anak ng alaga ko. Doon ko tinatago. Kasi pagka dito, baka hindi kasi alam saan mawaglit, saan malagay. Ganun. Ito na. Yan. Lagay na natin. Ito, hindi ko siya pinagsasama. Hinihiwalay ko talaga siya. Ginagawan ko siya ng space. Kasi minsan pag nagbabakasyon ako, ang gumagawa, yung kasama kong dalawa, yung isa sa kasama kong ibang lahi. Tinuturuan ko lang siya, guys. Madali naman silang turuan. Yan. Ito. Lagay na dito. Yan. And then itong peel cutter sa bulsa. Yan na. Go na. Ayan guys, ayan ang isang part ng trabaho ko bilang tagapag-alaga ng ama ng mga amo ko. So ayan guys, hopefully may natutunan kayo sa video kong ito. Kung bago po kayo sa channel ko, please subscribe. Likes na rin po and share na rin po kung mamarapatin ninyo. Salamat po sa panunood. God bless us all. Keep safe everyone guys. I know makaka-move on tayo, ma-overcome natin lahat ito. And always pray then. God is always with us. Bye-bye!